Ligarito. Sige, subukan mo gawin yan. Ako? Gagawin ko yun? Kapag nagawa mo yun, tuturuan na kita ng boxing. Sige, kahit mahirap, pipilitin ko. Paano yun? Gusto mo maging katulad ko, di ba? Ha? Kung talagang desidido ka, sigurado magagawa mo yun. Pagbibigyan kita, kahit 10 pirasong tao lang, papayag na ako. 10 piraso? Oo. Kung hindi mo yung magagawa, hindi ka pwede maging isang boksingero. Kakayarin ka! Pipiliti ko makakuha ng 10 taon! 1 linggo, palugit lang! Ha? Ano ka mo? 1 linggo lang? Nung magsimula ako, nagawa ko yan ng walang practice, bata. Madali lang pala. Sigurado akong kaya-kaya ko to. 10 piraso lang. Sisiw yun. Isa! Ayos ito. 2. Imposible makakuha ng 10 piraso ang 1 paguhan. Pero ginulat niya ako sa lakas ng pagsuntok niya. Kaya lang wala talaga sa itsura niya ang pagiging boksingero. Kaya mas mabuti pa tumigil na lang siya habang maaga. Isa! 2! Isa! Isa! 2! Isa! Isa! 2! Hindi ko na kaya. Ang hirap naman. Naku, problema to. 10 taon sa loob ng 1 linggo. 2 pa lang, pagod na ako. Late na ako! Nandito na ako! Mabuti naman at nandito ka na. Saan ka ba nang galing, bata ka? Tapos ka na ba? Alis na po ako! Ha? Itutuloy na natin ang leksyon. Sinimula ni Commodore Matthew Perry ang pagbubukas ng hapon sa mga bansang kanluranin. Ang layo rin ni Perry ay upang humiling ng karapatan sa kalakalan para sa mga Amerikano mula naman. Sa bansang 2 taon, hindi ako makakuha. Ngayon, mga bata, ang kailangan natin gawin Ano ba yung ginagawa mo, Makunuchi? Wala po. Pasensya na. Mag-iingat po kayo! Okay. Ah! Nahuli ko! Kaya lang, muntik nang mabitin. Dapat maging maliksi. Kapag malapit na sa kamay ang dahon, kailangan maging maliksi ang kamay at mas mabilis. Kung hindi, baka makawala pa ang dahon. Liksi. At bilis.
Wala talagang kasing sarap ang luto ni Inay! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim! Hanggang ngayon, lima pa lang ang kaya kong kunin. Bukas na ang ika-isang linggo. Kaya ko ito! Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, tatlo, apat! Hindi ito maaari. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin kaya lumagpas sa lima? Anong klaseng talento ba ang kakailanganin ko para magbago lang ang aking buhay? Hindi ka pwedeng sumuko, Ipo. Nagdesisyon ka, kaya panindigan mo yan. Naaalala ko na ang tunog. Malaki ang pinagkaiba. Masyadong mabilis ang suntok niya. Ang tunog ng suntok niya. Bakit ganito akong sumuntok? Samantalang siya, ginagawa niya yun ng simpleng-simple. Ha? Huh? Simple? Malumanay. Ah! Alam ko na! Pareho na kami ng tunog! Ah! Ano naman ang ginagawa mo dito, bata? Kanina pa kita hinihintay. Mr. Takamura. Ako? Hinihintay mo? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Nakalimutan mo na? Di ba ngayon yung araw na pinag-usapan natin nung isang linggo? Ah, seryoso ka ba talaga doon? Nakakala ko nagbibiro ka lang. Seryoso ako dahil pangako yun. Buti pa sumunod ka sa akin. Ngayon, manood kang mabuti. Sa balagay ko, magagawa ko na yun. Kahit pagod na ako at wala pang tulog. Imposible. Paano ba nagawa makakuha ng 10,000 samantalang isang kalambaguhan? Tanggap na ba ako, Mr. Takamura? Pwede na ba ako maging boksingero? Dapat maging maliksi. At pag malapit ka sa dahon ng kamay, dapat mong gamitin ang wrist mo ng mas mabilis. Hindi dapat magmadali. Siyempo ang kailangan. Kung sa kamao mo lang ibubuhos ang lakas, tsak mababawasan ang bilis ng suntok mo. Tama ba ako, Mr. Takamura? Oo. Okay! Wala na ako magagawa.
Teka, paano mo ba napansin kagad yun? Magaling na jab yun, bata! Jab? Jab! 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 Mahusay ka, bata. Yung sampung dahon na yun, dalawang kamay ang ibig ko sabihin. Tapos kaliwang kamay pa ang ginamit mo sa pagkuha ng dahon. Nakakatawa ka. Pero sigurado, hindi ordinaryong buksingero ang kalalapasan mo. Okay! Suntukin mo! Sige! Sige, ganyan niya! Ayos, mahusay ah! Ang galing! Simula ngayon! Magiging buksingero na ako! Oo, oh, teka, teka, tata! Chop! 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 Nag-awat, awat na! Chop! 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 Pasensya na po! Sa unang buwan ng training, magkoconcentrate ka sa sit-ups pagkatapos ng jogging. Mm-hmm. Mr. President. Oh, ikaw pala, Yagi. Aba, sir, huwag niyo pong sabihin yan na naman yung World Championship. Yan ang inaasam-asam ng mga kampiyon. Kahit sinong boksingero, pinapangarap yan. Nakakaingit talaga sila. Kahit ako'y matagal ko na gusto ma-team yan. Siyempre, gusto ko rin mabigyan ng ganyang match si manager. Tama ang sinabi mo. Alam mo, simula nung kabataan ko, marami ng boksingero dito sa ating bansa ang nangarap na makaabot dyan. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Mukhang hindi na yata tayo asenso pagdating sa larangan ng boxing. Uugod-ugod na ako, wala pa rin nangyayaring maganda. Baka nakakalimutan nyo, nandiyan pa si Takamura. Pagpasensyahan mo ng aking sinabi, Yagi. Pero tama ka dyan, kakaiba talaga si Takamura. Mula nung unang araw na buksan ang gym nito, sana talaga ang pinakamalakas na boksingero. Ah, buti ko na makalimutan. Tumawag nga po pala sa inyo kanina si Takamura. Musta? Magandang umaga. Magandang umaga. Hello? Ah, bago ko makalimutan, gusto ko nga palang ipakilala sa inyo ang batang ito. Siya si Ippo Makunochi. Magandang araw sa inyo lahat! Ikinagagala kong makilala kayo! Ikinagagala kong makilala kayo! Ang batang yan, sir. Bago pumukha, hindi ba? Oh, tandang panot. Mabuti na dito ka. Magsisimula na sa ngayon mag-training. Ano ba? Tingin mo na ngayon. Mahimik ka dyan! Ano ba? Ang akala ko pa naman ang tatalin mo dito yung profesional. Tingnan mo nga ang itsura niyang tinala mo. Mukha sang uhugin. Sa tingin ko palang mukhang hindi na sa tatagal. Ako rin. Ganun naman pala, bakit tinala mo pa siya dito? Matagal kong inalagaan ang karangalan ng gym na ito. Baka si Ryan lang ng batang yan. Sigurado ka ba talagang pwede siyang maging isang boksingero? Sagutin mo ako ngayon, Takamura. Ano ba? No, hindi pa nga tayo sigurado kung pwede nga sa maging boksingero. Pero dinala ko siya dito dahil nakakita ko ng posibilidad. Binabati ko kayo. Ikinagagala ko kayong makilala. Hindi talaga ako makapaniwalang makakayang maging boksingero ng uhugin yan. Anong sinabi mo? Kung gusto mo, ilaban natin siya para mapatunayan ko na sa inyo. Ah, malaki ang tiwala mo sa kanya. Subukan natin. Teka, pero wala pang karanasan na batang yan. Pero hindi ba't mas maganda kung habang maaga pa lang ay alam na niya kung ano ang buhay na papasukin niya? Sa ganong paraan, mapagdidesisyon na niya kung gusto talaga niyang ituloy ang pagbuboxing o hindi. Ano yung sparring? Ah, sparring. Ibig sabihin, non-practice game. Talaga? Merong practice game? Oo, at ikaw ang lalaban doon. Ha? Ha? Nagbibiro ka ba? Ba't ako ang inalaban mo? Gusto mo ba ako mapahamak? Huwag ka na magreklamo, bata! Hindi mo kailangan manalo dito. Ang dapat mo lang gawin ay ipakita ang tunay na kakayahan mo. Ano bang kakayahan sinasabi mo? Wala na tayong magagawa, bata. Ah? O baka gusto mo umuwi ka na lang? O, eto. Wala na akong magagawa. Pero hindi ako pwedeng umurong. Okay! Handa na siya!
Magandang araw po sa inyo. Sino kalaban? Ayun. Si Biata pala. Pasensya na, Takamura. Baka pagsisihan niya lang ang labang ito. Nasisiguro kong magiging maganda ang laban niyo. Sino siya? Si Ichiro Miyata. Magkasing edad lang kayo, 16. Wala pa rin siya professional license. Talaga? Kasing edad ko siya? Kung di pa siya professional, patas lang kami. Tigilan mo nga yung kayabangan mo, bata. Kung lang ka sa pag-uusapan, baliwala ka. Ang totoo niya, hindi ka mabibigyan ng professional license pag wala ka pa 17 taong gulang. Pero ang kakayahan niya ay higit pa sa isang professional na meron ng 4 na panalo. Sigurado ka? Outboxer ang technique na ginagamit niyang si Miyata. Dati profesional na boksingero ang kanyang ama at yun ang nagturo sa kanya. Kaya nagsimula sa basic ng boxing. Sigurado ko ba talagang ilalaban mo ako sa kanya? Sabi mo mas mausay pa siya sa profesional. Gusto mo ba ako mamatay? Kaya nga sinasabi ko sa iyo hindi mo kailangan manalo. Ipakita mo lang ang kakayahan mo at pilitin ko kung ano nararapat. Nararapat? Oo, isidido na ako maging boksingero. Hindi na ako pwedeng umurong. Gagawin ko kung anong makakaya ko. Magkasing edad lang kami, kaya hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Mukha yata ang kalbado ka na ng konti, ah. Simula na! Ganun pa rin ang magiging bata ka natin! Mga bata, 4 rounds and 3 knockdown! Ano raw, 3 knockdown? Kapag 3 beses ka bumagsak sa isang round, talo ka na sa laban. O ito, subo mo. Teka, para saan naman yun? Hindi ba't barat naman sa trabaho ang katawan mo, bata? Kaya dapat lang natumagal ka sa labang yan. Okay, sa unang round, puro depensa lang ang gagawin mo. At huwag ka magpapatama sa kanya kahit na anong mangyari. Huwag mong ibababa ang kamay mo. Pag nalampasan mo yan, bibigyan uli kita ng panibago instruction, ha? At tawag ko dyan ay turtle maneuvers. Turtle? Kahit anong mangyari, hindi ko ibababa ang kamay ko. Okay! Sunod! Simulan na natin! Tingnan mo, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Ano ka ba, bata? Huwag ka basta lang tumayo dyan! Ano ba to? Wala ba talaga siyang alam? Wala kang kwenta! Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Taas ang kamay! Oo nga pala! Ay, naku! Paano ka tatanggal yan? Tumayo ka dyan at tumaba sa kanya! Sayang lang ang oras. Anong nangyari? Sinuntok niya ako sa sikmura! Bakit ganun? Hindi ko maintindihan! Ibang nararamdaman ko. Masakit din ang suntok niya. Pero iba siya!